Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, i-review natin ang Piaggio Ape City. Ito rin yung tinatawag nilang tuk-tuk o kaya bokyo. Ano, ready ka na? Oo naman, tara na! Bago tayo magsimula, pasalamat muna tayo sa mga tropa natin dito sa Piaggio, Tagaytay. I-check nyo rin sila dito kung gusto nyo mag-test drive o mag-avail ng units nila. Kung interesado kayong bumili ng kahit anong Piaggio na sasakyan, i-click nyo lang po yung link na nasa description sa baba. Piaggio Ape City ay may dalawang engine options. Meron itong diesel at meron itong gasoline engine. Ang nireview namin ay ang gasoline variant. Meron itong 197cc single cylinder fuel injection petrol engine. May maximum power ito na 7.03 kilowatts at 4,750 rpm. At may maximum torque naman na 15.7 Nm at 2,500 rpm. Ang transmission nito ay 4-speed manual transmission. Gusto nyo ba ng affordable, pangbaragan, matipid sa gasolina o diesel? Oo, dalawang engine options ng sasakyan na to. Merong gas at meron ding diesel. Ang Piaggio ay isang Italian brand na manufactured in India for 23 years. Ang ibig sabihin naman ng ape ay honeybee or worker bees. Ito ay isang alternatibong sasakyan na pwede mong i-customize depende sa pangangailangan mo. Pwede mo itong pampasada, pwedeng cargo delivery, mobile food truck, pick up, or personal use mo na lang. Sa front, may windshield. Salamin to ah, hindi to plastic. Malaki rin siya. Kitang-kita mo sigurado yung daan. Nilagyan din nila ng wiper, kaya sa ulan, pwede mo tong gamitin. Maganda rin dito yung headlights niya, parang owl eyes. Malalaki, illuminated yung daan sa gabi. Halogen din siya, pareho ng signal light. Makikita mo rin dito yung logo ng Piaggio sa harap. 4.0 by 8 ang gulong nito. Pero ang kinaganda nito, hindi kagaya ng mga ordinaryong motor na iba sukat sa unahan, iba sukat sa likod. Ito, tatlong gulong pare-pareho lang ng size. Meron din tong anti-dive technology na ang ibig sabihin nun, yung spring niya nasa unahan. Kaya pag namreno ka ng bigla, hindi magda-dive pa unahan yung sasakyan mo. Ia-absorb lang ng spring. Sa side, kita mo na yung interiors. May air conditioning system din nga pala siya. Air-cooled. Ang bubong niya, trapal, pati tong likod. Pero pwede mo siyang palitan ng bakal. May mga butas din dito sa harap. Provision yan para pwede ka maglagay ng pinto. Ang taas din ng ground clearance niya, oh. At may secret weapon pa to. May malaking mudguard to dun sa ilalim sa gitna. Ang purpose lang nito, para ma-redirect yung tubig pag lumusong ka sa baha. Hindi pupunta sa makina sa gitna, mapupunta siya sa side. Wow! Nasa right side yung gas tank. 7.2 liters ang gasoline capacity nito. May clear plastic siya dito para pag aatras ka, kitang-kita mo yung likod. Kumpleto rin siya sa ilaw. May signal light, may brake light, at may reverse light. Ito rin yung bukasan ng makina niya. Magkabilaan, may reflector. Illuminated din yung lagayan ng plate number. Nandito na rin naman tayo sa likod. Tignan na natin yung makina. Ito yung makina niya, nandun sa ilalim ha. Ayan. Tapos ito yung computer box niya. Pero ito, may cover yan ha. Tinanggal lang to para makita nyo. Tapos ito, ayan yung battery niya. Yung tools niya, may nakasabit doon. Meron dito. Nasa right side naman yung gas tank. Etong malupit dito. Ang suspension niya sa likod, independent. Aba, daig pa owner namin. Hiwala yung kaliwa at saka kanan. Para pagka nag-cornering ka, hindi ka basta-basta tataob. At ito pang malupit. Kung nakikita niyo yung gulong, negative camber siya. Ang ibig sabihin yan, medyo nakaganito siya. Oh. Yan. Ang ibig sabihin yan, pag naglagay ka ng mabibigat na load sa loob, dediretso yung gulong mo. So made siya para sa mabibigat na load. Kung mahilig kayo sa motor o sa sasakyan, mag-subscribe na kayo sa channel namin. Hindi kayo magsisisi.
At kung meron kayong topic o kotse na gustong ipa-review, mag-comment lang kayo sa baba. Malamang excited na kayong makita loob nito, di ba? O sige na, kayo na! Ang kulit, no? Ang lupit! Ngayon, bago tayo mag-space test, papakita ko muna sa inyo ang adjustment ng upuan. Pag gusto mong i-avante, ganito. Pag gusto mong i-atras, ganito. Hindi, wala talaga adjustment. Fix lang siya. Pero ang space niya matindi. Legroom niya, napakalaki. Headroom niya, kasyang-kasya ako. Wala kang poproblemahin dito. Yung manibela, wala ring adjustment. Check naman natin sa likod. Ayos din ang space dito sa likod. Ang legroom niya, okay na okay, may space pa oh. Headroom niya, maluwag na maluwag din, kasya ako. Pero itong pinaka-notable dito. Tingnan niyo yung space naming dalawa. May space pa sa gitna pang isang tao. Pwedeng-pwede yung social distancing dito. At meron pa silang COVID edition. Ipe-post na lang namin dito yung mga picture. Meron siyang hawakan dito, tapos meron siyang compartment sa likod. It's kaliko time! Unahin na natin yung manibela. Ay, wala! Handlebar pala to. Okay. Itong left side ng handlebar, ito yung clutch niya. Tapos ang shifter niya, ito rin. So, gagawin mo lang, kaklutch mo, tapos ililipat mo. Tapos yung shifter niya parang motor. One down, three up. Sa right side ng handlebar, nandito yung silinyador, signal lights, busina, pang start, pati yung dim tsaka bright ng ilaw. Yung instrument panel naman niya, oo, meron din siyang instrument panel. Kulay white, very legible, nandito yung speed, nandito rin yung fuel gauge mo. Ngayon yung speed niya nakalagay dito hanggang 80, pero ang top speed nito hanggang 70 km per hour lang. May dashboard din siya, plastic. Meron siyang toolbox dito sa right side na merong lock ng susi. Sa left side niya, may lalagyan dito, merong power supply kung gusto mo mag-charge ng cellphone. May hazard switch, wiper, on ng ilaw, park light nandito sa left side. Sa bandang baba ng dashboard, meron siyang provision para lagyan mo ng radyo. Wow, panis, pwede ka maglagay ng radyo. Sa magkabilang dulo ng dashboard, meron siyang lalagyanan ng speaker. Oo, itong magkabilang dalawa na to, meron siyang mga mount sa loob, kaya pwede mo lagyan ng speaker. Oo, meron ka ng radyo, may speaker, okay na! Sa bandang baba, left side, nandito yung susian niya. Sa bandang gitna, ito yung handbrake. Kakaiba siya, so pakita ko na rin sa inyo. Yan, ito yung handbrake niya. Isang kinaganda nga rin pala nitong Piaggio Ape, meron siyang reverse gear. Ganito lang, inyo-neutral mo lang or primera, tas clutch, tapos ilalagay mo lang to sa reverse, pipindutin mo lang siya. Yun, reverse na yun. Tapos pagkatapos mo, neutral mo lang ulit or primera, pero dapat naka-clutch ha, tas bitawan mo. Paabante na ulit yung andar. Sa right side bandang baba naman ng dashboard, nandito na yung fuse box niya. So, ang daling makita, kung may magka-trouble, makita mo kaagad. May lalagyan pa siya ng drinks dito sa right side. Tapos, ang pedal niya iisa lang para sa preno. Ayan. Sa ilalim naman ng upuan, nandito yung spare tire natin. Na kagaya nga ng sinabi ko kanina, isang spare tire lang yung kailangan mo. Pwede na sa kahit aling gulong kasi iisa lang yung size ng lahat. Walang rear view mirror dito. Bakit? Kasi pag naglagay ka, mukha mo lang din makikita mo. So, tumingin ka na lang sa likod, total maliit lang naman to, makikita mo naman. Wala siyang sun visor, pero magkabila, meron ka namang salamin. Makikita mo yung sarili mo. Oh, ayan o. May option nga rin pala itong pwedeng lagyan ng 2 extra seats sa unahan. Malamang sunod na tanong nyo, may spare parts ba yan? Sasagutin ko na sa inyo, oo, may stock sila. Plus, pag bumili ka, may kasama ng isang kahon. Ito o. Ngayon, tapos na tayo sa exterior at interior review. Test drive naman tayo. Ano, game? Tara na! Let's go! Game na!
unang-una kong na-feel dito, syempre yung steering niya. Syempre yung steering niya, hindi naman to power steering. Kaya medyo mabigat siya, wala tayong magagawa doon. Ang next naman, yung mga controls. Bali ngayon yung clutch niya at saka ano, yung clutch niya at saka yung shifting niya. Ano kasi, sana yan. So, kailangan mo talagang magsanay muna. Pero madali lang naman pag-aralan. Eh, no? Ah, nadadrive ko na nga ngayon eh. Medyo ano lang, maninibago ka lang sa simula. Pero pag nakuha mo, wala na to. Parang normal na to. Yun, yung clutch niya, okay lang. Tapos yung shifting kasi nito, parang ano, ordinary motor lang. One down, three up. Bale, four speed siya. Yun, no? Yung suspension niya ang maganda dito. Kasi yung suspension niya, hindi siya masyadong matagtag. Maganda yung suspension nito, ang kulit. Malayo sa tricycle. Oo. Tapos yung treno, try natin yung treno. So yes, may pressure siya sa treno, okay. Ulitin ulit natin. Magkababa ako. Okay. Ayos ba yung treno? Okay, game! Malakas yung treno niya. Oo. Medyo ano lang, yung simula kasi niya, medyo ano, medyo parang wooden yung feel niya. Pero pagka naman tinuloy-tuloy mo, okay naman. Malakas yung treno niya. Alam niyo, ang sarap-sarap niyang gamitin, para ka lang naglalaro. Para akong may, ano, para akong may laruan. Mas masarap tong sakin kaysa doon sa e-bike. Oo nga. Umaalog tayo doon sa e-bike. Oo. Siyempre, yung bilis nito, hindi naman ito pang racing. Pero siguradong makakapunta ka naman kung saan ka pupunta. At saka ito, kung makikita nyo, may mga puro pahon to. So, kaya naman kami. Kaso ngayon, siyempre, medyo naninibago lang ako kasi bago ako dito eh. So, yan, nakikita nyo, itong daan natin. Paano to, Sky Ranch, pataas. O, di ba? So, kaya-kaya naman niya. Ngayon, ito, try naman natin yung U-turn. Okay, game. O, yan, taliko natin ang sagad. Nakakatawa, sobrang liit, parang go-kart. Expected mo na, liit niya eh. Pero talagang malaki yung ano niya. Ay, maliit yung U-turn slot niya. Maliit yung U-turn. Maliit yung turning radius niya. Okay na okay. Ang mileage or fuel efficiency nito ay nasa 28 to 32 kilometers per liter. Yun yung gas, no? Oo, yung gas ito, gas per yan. Ang payload capacity naman niya ay 300 to 365 kilos. Ngayon, ang malupit dito, ito ang target kasi nila talaga ngayon nabentahan, yung mga Toda. Meron silang piso. Maiuwi mo na to. Piso lang kailangan mo, pare. Ang lupit nun. Ang magiging daily na bayad mo dito, 188 pesos lang. So kung susumahin mo kasi, napaka-okay nun, imbis na magbayad ka ng boundary, edo yun na lang, magiging iyo pa after 5 years. O, diba? Wow! Isang malupit pa pala dito, Euro 4 compliant na to. So, less emissions, mas maganda. Isa pa, meron niya palang COVID edition to. Papakita na lang namin sa inyo yung picture kasi mapapollow dito yung social distancing dahil nga maluwag dun sa likod. So, mahirap kasi pag tricycle, diba, isa lang nakasakay. Dito, pwede isang driver, dalawa sa likod. Ang Piaggio Ape City na may gasoline engine ay nagkakahalaga ng 180,000 pesos. At ang Piaggio City na may diesel engine ay nagkakahalaga naman ng 218,000 pesos. Pumunta na tayo sa segment na The Good and the Bad. Pero bago yan, pumasok na muna tayo sa restaurant ng katandem natin. Dito sa Wow Sang Yup! Habang hinihintay natin i-serve yung pagkain natin, tuloy na muna natin yung good and bad. Sino na una? Ako na. Okay. Okay, bad muna. Okay. Ang sa akin naman, ang bad dito, manual na motor kasi siya. Eh, hindi ako marunong mag-manual na motor. Hindi ko siya madadrive. Okay. So, sa akin naman,
Yung controls kasi niya, nasa gitna ng kotse at saka ng motor, parang pinaghalo. So meron talaga siyang learning curve. Pero pagka natutunan mo na, okay na rin, parang normal na lang din. Kanina okay na, gamay ko na siya. Sa totoo lang, wala na kaming maisip na bad sa kanya. Kasi sa presyo niya, sulit na yun eh, no? O, sagod naman tayo, mauna ka na. Bale, sa akin kasi sobrang versatile nitong sasakyan na to. Pwede mo siyang ipang cargo, pwede mo siyang ipang deliver, pwedeng kahit anong business, pwede mo siyang gawing food delivery truck, pwede mo siyang mismong restaurant mo, nadalin mo doon sa ibang lugar, pwede mo siyang pampasada, pwede mo siyang pampamilya. Sobrang versatile niya, magagamit mo sa kahit ano, yun yung unang-unang good sa akin. In short, pwede mo siyang i-customize kung anong pangailangan mo. Oh, next. Oh, next naman sa akin. Ang nagustuhan ko dito, yung suspension niya. Aminin na natin, compare sa tricycle na maalog, eto talaga ang ganda ng suspension. Umaalon ka lang sa humps, dire-diretso lang, gliding lang. Sobrang ganda ng suspension and mataas ang ground clearance. Idagdag ko lang, eto totoo to ah. Meron kaming owner. Pero sa totoo lang, mas gusto ko yung suspension nito kaya sa owner. Yung owner namin tatalbog-talbog kami. Next naman na good dito, Euro 4 compliant na siya. So no problem ka na kahit maging lahat Euro 4 na kailangan, ikaw, pasok ka na. Sumunod na good na nakita ko, meron kang dalawang engine option. San ka pa? May gas at may diesel. Kung ano gusto mo, pwede. Next na good naman dito, yung para sa mga toda. Pagkasama kayo sa toda, pwede kayong kumuha nito. Piso lang ang kailangan yung ibayad. Tapos ang daily na lang na bayad mo sa kanya, 188 pesos. So kung susamahin mo, pag nagba-boundary ka, imbis na i-boundary mo, ibayad mo na lang yung 188 pesos per day after 5 years, sa'yo na yung sasakyan. So napakaganda nun, di ba? Napakalaking tulong nito sa mga nagda-drive ng tricycle. Sumunod na maganda naman dito, may warranty siya. 1 year or 10,000 kilometers, whichever comes first. Pag toda ka naman, 1 year or 15,000 kilometers, whichever comes first. Kasama pa dito, di ba? 5 years mong babayaran to dun sa 188 pesos daily. Ang kasama nito, comprehensive insurance for 5 years. So napakaganda nun. Next na good naman natin, yung tune-up nito, parang sasakyan, parang kotse lang, ang layo. So ang first check-up mo, 1,000 kilometers. Tapos ang mga susunod na check-up mo, PMS oil change, every 5,000 kilometers. So napakaalwan nito. Sumunod na good na nakita ko dito, up to 365 kilograms ang payload capacity niya. O diba, ang dami mong mabibili, ang dami mong malalagay. Next naman natin, fuel efficiency. So 28 to 32 kilometers per liter ang kaya niyang takbuhin. Pre, napakalupit nun. Sumunod naman, compared sa old tricycle na dalawa lang yung preno, ito, tatlo yung gulong, tatlo rin yung preno. Ito na ang kasunod. Bonus na lang to ha. Grab Trike Premium. So ang mangyayari nito, parang grab car. Kung paano yung grab car, ganun din dito. Cellphone na lang yung gamit mo. Hindi ka na maghihintay sa initan. Alam mo na kung kailan dadating yung sundo mo. So napaka-convenient nito. At hindi kasing mahal ng grab car. Siyempre, trike lang to eh. O, idagdag ko lang ha, hindi mo na kailangan pumunta sa terminal ng tricycle. Hindi mo na kailangan pumila ng napagkahaba-haba. Susunduin ka na sa bahay mo, ihahatid ka pa kung saan ka pupunta. Cellphone na lang kailangan mo. O, verdict na tayo. Muna ka na. Sa akin, okay na okay itong ape. Pasok siya sa modernization project ng gobyerno. Euro 4 compliant kasi siya. O, ako naman. Bale, para sa akin, kung kailangan mo ng cost-effective, na versatile, na sasakyan, na maliit, na pwede mong ipasok sa mga eskinita, perfect sa ito. Lalo na dun sa mga bago ngayon, sa mga e-commerce, pang deliver nyo, ang daming malalagay dito. Actually, sa totoo lang, ano nga, gamit na to ng Lazada. Marami na silang pang deliver na ganito, kasi nga dahil yung ibang mga street, puro mga eskinita, ito, pasok na pasok, kasi maliit lang siya. So yun, kung kailangan mo ng pang-business ngayon, na maliit lang, na affordable, versatile, check mo to. Click nyo na lang yung link sa baba for more details. Sana may natutunan po kayo sa video namin. Maraming salamat po sa panonood. Oh, kain na muna kami ha. Gutom na ako. Tara na!